drama for Family Feud. Let's meet our two teams. Sanya Lopez and the stars of the mythical primetime mega serie, Ang Lihim ni Orduha. Ashley Ortega at ang mga bituin ng first ice skating drama series na Hearts on Ice. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome to Family Feud! Welcome po! Ito po ang pinakamasayang family game show sa buong mundo! Woo! Mula sa dalawang seryeng patuloy yung tinututukan, ang dalawang grupo maglalaro ngayon, eto na, ready na po sila. Una natin kilalanin the stars ng mythical primetime mega serie na ang mga lihim ni Orduha. Yes, hello! At siyempre, ating team captain, the legendary warrior princess herself, Sanya Lopez. Hello, Sanya. Hello, hello. Hello! Welcome back. Oh, di ba? Yes, ito na naman ako. Ready na ba kayo? Hala! Ano ba mga learnings mo dun sa dating game na sinalihan mo? Siguro dapat manatili lang tayong kalmado. Wow! Kalmado! Grace under pressure dapat, ganyan. Hey, anyway, bago tayo mag-umpisa, syempre una, congratulations sa pag-launch ng show ninyo. Pwede ba muna natin makilala yung mga cast ng Lihim ni Orduha? Syempre, kasama ko dito ang nanay at tatay ni Kylie Padilla. Of course, Miss Marina and Mr. Ricardo! And of course, ang isa sa mga kasama rin niya, of course, Luke Conde. Yan! Okay! Eto, siyempre, sabi ko nga, nagsimula na ang mga lihim ni Orduha. You might want to take this chance para magpasalamat sa lahat ng nanood. Yes po, maraming salamat sa lahat po ng tumutok at nakipaglaban sa amin. Umpisa pa lang ng mga lihim ni Orduha. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagpapatrend sa amin. Yan! Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat din ako dito sa show ninyo, sa ating Family Feud, dahil ang dami ninyong natulungan. At kayo din, kung manalo kayo, meron din kayong 20,000 na ibibigay, mama. Yes, gustong-gusto talaga namin makatulong. Kaya good luck. Itong makakalapan ninyo, medyo talagang gagalingan din daw talaga nila. Oo, sinabi. Right. Hindi pa nagsisimula eh. Palaban na sila eh. Anyway, pumunta naman tayo sa kabilang team. The stars of the first ever ice skating drama series, ang Hearts on Ice. At ang kabilang team captain, Ashley Ortega. Ashley, welcome to Family Feud. Hello. How are you feeling right now? Umere na kayo. Sobrang dami tumatangkilik ng show. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng tumutok ng pilot episode ng Hearts on Ice! Yeah! Oh, thank you so much! And I'm sure hindi lang sa pilot yan, tuloy-tuloy yan, di ba? Tuloy-tuloy. Naku, marami pang mga magical moments ang aabangan ng mga tao sa show Looking forward tayo dyan. Ashley, bago tayo mag-umpisa, pakilala mo naman ang mga Team Hearts on Ice natin ngayon. Siyempre! Ang kontrabida sa buhay nila Pongay sa Hearts on Ice, walang iba kundi si Miss Rita Avila. Hi, Miss Rita. Welcome to Family Feud. Thank you. Ang napaka-pogi at napaka-baip na tatay ni Pongay, walang iba kundi si Sir Lito Pimentel. Yes, Sir Lito. Welcome po. Congrats lang. At ang napakayaman at napakaganda na nanay ni Enzo sa Hearts on Ice, Miss Cheska Inigo. Hello, Cheska. Welcome to Family Feud. Finally. Thanks for having us, I know. Oh, you're here? I'm sure you're gonna have fun. I'm looking forward to it. Sige, ha, Cheska. Anyway, gaya ng sabi natin eh, medyo take two na itong mga to. Sobrang batigan na sila. Competitive kami dito. I believe in mga atleta kami. Ngayon, makikita natin mga lihim ni Cardo. Ayan! Beginner's luck kami. Beginner's luck. I believe in beginner's luck. Ayan, yes. Good luck. Pero bago yan, Ashley, may tanong ako. So, siyempre, di ba, you're part of the national team ng figure skating. Yes po, noon. Diba? Noon, di ba? Pero ilang years ago na ba yon? I started skating po at the age of 3. Tapos hanggang 12 years old, I was competing abroad representing our country. Tapos bumalik lang ulit ako ngayon for this project. Ano ang nakukuha mo sa ice skating? Like, whenever you perform, ano yung similarity nito sa acting? What do you love about these two? Siguro, the freedom of feeling whatever feeling you want to feel. Your emotions, you're expressing your body movements, and yun din sa acting, you're expressing your emotions. Yun! Pero ngayon, ibang expression nyo dito talagang game face on. Ay, palaban kami dito! Diba? Game face on! Palaban kami! Kaya good luck sa Team Hearts on Ice. Good luck sa inyo. Palabira! Sa mga lihim ni Orduha, good luck po sa inyo. Palabira! Palabira!
All right. As much as 200,000 pesos po ang pinaglalaban ng dalawang team at gusto po namin ipamigay yan, kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Sanya, Ashley, come on, let's play around. Good luck. Here's a question. Nag-survey kami ng 100 babae for this first question and the top 5 answers on the board. Kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Ashley. Gumimik? Bakit naman hindi? Anyway, again, survey ito ha. Survey ha. Pero sabi ni Ashley, gumimik. Ano kaya sabi ng board? Survey. Boom! Top answer! Ashley, pass or play? Play! Sanya, go back muna. Alright. Hearts on ice. Round 1 is yours. Kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Namamalo. Nananakit. Nananakit. Okay, ito, ayon sa 100 babae, ang sabi ng survey ay... Pwede! Wala! Sir Lito, ayon sa 100 babae, kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Nagpapaligaw! Nagpapaligaw! Survey says... Meron yan! Meron! Jessica, kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa, ayon sa 100 babae... Magmura! Diba? Pwede! Kahit wala naman anak, pwede huwag na rin gawin yon. Well, actually, yes. Tama. Pero lalo na pag may anak. Lalo na, para hindi kasi gayahin. Kasi good example ka. Exactly. Wow. Huwag magmura. Meron yan. Survey. Meron. Oh, standby. Standby to steal. Orduha. Ashley, ito na. Kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Hindi mo na ito dapat ginagawa. Maging immature. Maging immature. Survey. The steel run loop, ano kaya? Pag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Magpa-sexy. Yes, magpa-sexy! Meron, good answer! Sir Richard, kapag may anak ka na, hindi mo na dapat itong ginagawa. 100 babae ang tinanong. Magbabarkada. Yes. Miss Marina? Magpa-sexy! Yes! Magpa-sexy! Ha? Alam mo na to. Ha? Ayon sa 100 babae, kapag may anak ka na, hindi mo na ito dapat ginagawa. Hindi ka na dapat nagpapa-sexy. Nagpapa-sexy? Yes. Oy, ulit ha. Ito po, survey ng 100 na tao. Nansan kaya yan? Hindi na magpapa-sexy. Survey. Alright, let's see yung mga hindi natin nakuha. Number 5, everybody. Magsugal. Number 2. Ubinom na alak. Anyway, pagkatapos ng first round, nakaipon agad ng 52 points sa mga lihim ni Orduha. Habang ang Hearts on Ice ay wala pa. Pero alam natin, very competitive ang mga skaters. Kaya sigurado akong babawi sila. Sa bago po natin ipagpatuloy ang salpukan ng mga lihim ni Orduha at Hearts on Ice. Shoutout mula sa mga viewers natin sa may GMA Pinoy TV all over the world. Pati na rin sa mga nanonood ngayon sa ating live stream. Sa Facebook man yan, sa YouTube, kung saan pan. Maraming salamat po. At never po kayong bumitiw. And right now, balik tayo sa game. So far, ang team pa lang ni Sanya ang nakakascore ng 52 points. Kaya gawin na natin mas exciting. Hahabol na daw. Alright? Miss Rita and Miss Marina, let's play round 2. Good luck. Top 6 answers are on the board. Sa pelikula, karaniwang meron nito ang mga spy. Go! Camera. Spy? Camera. Spy. Camera. Alright. Nandiyan po yung camera. Camera, wait. Camera. Hold on. Yun! Pastor, play. Play. We're gonna play. Okay. Ito, sa pelikula. Rilito, karaniwan meron ito ang mga spy. Barrel. Good answer! Services. Good answer! Alright. Jessica, sa pelikula karaniwan, meron nito ang mga spy. Nice cars. Yan. Nice cars. Nandiyan ba yan? Wala. Ashley, sa pelikula karaniwan, meron nito ang mga spy. Radyo. For communication, radyo. Wala. Stand by to steal, guys. Stand by to steal. Sita, back to you. Sa pelikula, karaniwan, meron nito ang mga spy. Cellphone! Yes! Good answer! Cellphone! Answer ba yan? Survey! Yon! Sir Lito, mahilig ba kayo sa mga spy movies? Yes!
Sa pelikula, ano kayang meron ng mga spy? Ballpen? Ballpen! Go, Lancers! Look, sa pelikula, karaniwan meron ito mga spy. Telescope. Telescope? Pwede, pwede. Ricardo? Pwede. Ano kaya? Disguise. Disguise? Okay, Miss Marina. Sa pelikula, karaniwan meron ito mga spy. Ano po? Pwede. Girlfriend! Girlfriend! Pwede, pwede, pwede. Sanya, sa pelikula, karaniwang meron ito mga spy. Nagdi-disguise. Nagdi-disguise? Yes. Oo, oh, pwede, Gunasin! Bakit kita mo lahat nagdi-disguise? Okay, disguise! Sila. Anong klaseng, anong klaseng disguise? May maskara? Nagmamask. May maskara, ganun. May wig? May wig, may salamin, ganun. Yes. Bigote? Salamin, may bigote, lahat. Nagpapalit sila ng damit. Cheska, game mo. Wala yan. Sabi ni Sanya, disguise! Survey says... Anyway, tingnan natin, number 6. Ano nga ba yan? Telescope. Number 5. Salamin. Number 4. Magnifying glass. Hanggang ngayon? Inspector Gadget. Nabutan niyo yung Inspector Gadget, Ashley. Alam mo ba si Inspector Gadget? Ano si Inspector Gadget? Hindi. Parang hindi na. Okay lang yun. Ako kilala ko si Inspector Gadget. Eh, mas kilala ko. Ako kilala ko si Inspector Gadget. Anyway, nakascore na rin sa wakas ang Hearts on Ice. May 63 points na sila habang ang mga Lim ni Orduha, steady. Steady pa rin sa 52 points. Samantalang, aside from the 200,000 pesos na pwedeng maiuwi ng winning team, tatanggap pa rin ng 20,000 pesos ang kanilang chosen charity. So far, lumalamang po ang Hearts on Ice with 63, habang may 52 naman ang lihim ni Orduha. So, Sir Richard at Kuya Lito, let's go play round 3. The veterans! Eto na, double points round, kaya doble po ang value ng bawat tamang sagot. Top 5 answers ang hinahanap natin. Anong karaniwang reaksyon o ginagawa ng parents kapag nalaman nilang mababa ang grades? Sir Lito? Nagagalit? Nagagalit! Survey says... Top answer! Sir Lito, pass or play? Play! Play, siyempre! Okay, dito na po tayo. Play na po natin ang round 3. Matensya ko! Anong karaniwang reaksyon o ginagawa ng parents kapag nalaman nilang mababa ang grades ng kanilang anak? You're grounded! Yan, you're grounded! Ah, answer yun! Grounded! You're grounded! May awal lumabas! Grounded! Survey! Uy, wala! Ashley! Ulitin ko, ano karaniwang reaksyon o ginagawa ng parents kapag nalaman nilang mababang grade sa kanilang anak? Nalulungkot? Nalulungkot! Pwede! Nalungkot-lungkot naman talaga yan, survey says. Good answer! Okay. Miss Rita, ano karaniwang reaksyon o ginagawa ng magulang kapag nalaman nila mababang grade sa kanila? Pagbabawalan gumamit ng cellphone. Pagbabawalan! Yes! Survey! Pasok! So, Lito, ano kayang karaniwang reaksyon o gagawin ng magulang pag nalaman mababang grade sa kanilang anak? Sumisimangot! Sumisimangot! Pwede yan! Oh. Pwede! Nangyari na po ba sa inyo yun? Oo, kasi hindi magagalitin yung tatay ko eh. Kaya pag ano, ganun na lang. Sobra na yung nagagawa ko. Good answer! Dinadaanan sa deluxe, ano? Oo. So, sumisimangot! Survey! Wala! Stand by to steal. Cheska, back to you. Ano kaya ang karaniwang reaction o ginagawa ng magulang kapag nalaman nila mababa yung grades? Tita. You can do it! Namamalo! 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 Pwede! Kahit ganun lang naman, kahit sa kamay, boom, ganun lang. Oo, di ba? Yung ganun lang. Kasi hindi na uso mamalo ngayon, di ba? Oo. Namamalo! Survey! Meron yan! Pwede! Wala! Luke! Time to steal again. Anong reaksyon o ginagawa ng parents kapag nilaman nila mababang grade sa kanilang anak? Punishment. Paparusahan. Paparusahan. So, Ricardo? Nagsisisihan. Nagsisisihan ng mga magulang. Ikaw kasi. Miss Marina? Tatampal-tampalin yung anak. Joke lang. Ikukulong sa kwarto. Sanya? Ito na.
Ano karaniwang reaksyon na ginagawa ng parents kapag nalaman nila mababang grade sa kanilang anak? Paparusahan. Paparusahan! At tignan natin, ano ba yung paparusahan? Alright, let's see. Number four. Labila! Positive naman. Na hindi tuturuan. Sabi ko sa'yo. Hindi tuturuan, di ba? Ipapatutor natin. Number three. Wala lang. Magugulat. What? Anyway, panalo sa round three ang Hearts on Ice. Meron na po silang 239 points. Habang mga lihim ni Orduha naman ay may 52 points. Kaya ito yung paboritong-paborito talaga ng lahat. Pero sa ngayon po, lumalamang pa rin ang Hearts on Ice with 239 points. Hanap naman yun. Totoo kaya yung beginner's luck na sinasabi nyo? Yes! Nawa! Mukhang eto na. Pero pwede pa rin humabol, syempre. Pwede pa kayo humabol. May 52 points sila kaya. This is our last head-to-head battle. Luke and Cheska, come on, let's play the final round. Triple na, times three ang value ng bawat tamang sagot. And here we go. Top four answers are on the board. Bukod sa birthday, bakit nagbibigay ng flowers? Cheska. Valentine's Day. Okay. Bakit nagbibigay ng flowers ang lalaki sa babae? Valentine's Day! Ay! Pwede pa mas mataas, Luke. Bukod sa birthday, bakit nagbibigay ng flowers ang lalaki sa babae? Anniversary. Anniversary! Pwede! Are you there? Stop, answer. Luke, pass or play? Leia. Play! Okay, let's do it! Two more to go. Sanya, bukod sa birthday, anniversary at Valentine's Day, bakit nagbibigay ng flowers ang lalaki sa babae? Dahil gusto niya. Crush. Ha? Crush niya. Crush. May gusto siya. Sa linggong ito, ilang flowers na natanggap mo? Parang... I'm sure. Marami nagpapadala sa'yo. Parang wala pa. Sa week na to, wala. Pero last week. Parang wala din. Yeah. Hindi. Meron. Crush! Yes! Oh, nandun! One last answer to go. If you get this, 273 points. Panalo na kayo. Bukod sa birthday, ba't nagbibigay ng flowers ang lalaki sa babae? Yung pag bumabawi kasi may kasalanan. May kasalanan! Yes! Pwede! 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 May kasalanan! Perfect round! Ang ating final score, mga lihim ni Orduha, 346 points. Hearts on Ice, grabe, sobrang digit. 239 points. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang. Tama naman ang mga sagot eh, di ba? Pero saka sobrang dikit, di ba, hanip. Ang more power, di ba? Sa pagpapatuloy ng Hearts on Ice sa TV. Sir Lito, thank you. Thank you. Cheska, thank you. Congratulations, guys. Pero siyempre, may 50,000 pesos din naman po ang Family Feud, di ba? Lahat po ng mga second winners, let's call you second winners, may inuwi parati. Kaya maraming salamat. Mga kapuso, Hearts on Ice, dito po sa GMA. And of course, mga lihim ni Orduha. Ano ba? Na perfect. Congratulations, you have won 100,000 pesos. Alright? Pero doblihin natin yan sana sa ating second round. Sino ang maglalaro sa Fast Money? Ako at si Luke. It's gonna be Sanya and Luke. Makuha kaya nilang additional 100,000 pesos tangkas ng mga lihim ni Orduha. Pero dito sa Fast Money, Luke, pwede pa kayo manalo ng additional 100,000 pesos! Luke, nasa waiting era si Sanya, hindi niya tayo narinig. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Anong mangyayari sa pusa kapag nahulog ito mula sa third floor ng building? Go. Pabounce. Ilang anak ang kaya mong buhayin? Lima. Dating child actor na tatay na ngayon? Pass. Body part na maitim? Kilikili. Bayan o syudad sa Rizal Province? Antipolo. Dating child actor na tatay na ngayon? Patrick Garcia. Pasok! Let's go, Luke. Tignan natin kung ilang puntos ang nakuha mo. First question, anong mangyayari sa pusa kapag nahulog mula sa third floor pababa? Ang sabi mo, mag-bounce. Survey says, may isang bola yung pusa. Ilang anak ang kaya mong buhayin? Sabi mo, lima.
Ang sabi na, sa bagay, alam mo, kami magkakapatid, lima rin kami. Yeah. Baka ito rin ba ang sagot ng madlang Pilipino, ang sabi ng survey ay? 8 points. Dating child actor na tatay na ngayon, Patrick Garcia, ang sabi. Survey says? Pwede. Meron, 9 points. Body part na maitim, ang sabi mo, kilikili. Ang sabi ng survey ay? Top answer. 4 points. Bayan o siyudad sa Rizal Province, Antipolo. Survey says? Top. Top. Oh yeah. Oh yeah, 57. All right, Luke. Let's welcome back Sanya. Sanya, si Luke nakakuha ng 57 points. All right, 57. Ibig sabihin, 143 na lang. Kayang-kaya. At this point, makikita po ng viewer sa bahay ang sagot ni Luke. Magsisimula lang ang timer. Matapos ko ba sa akin ang unang tanong? Okay po. Alam mo na to eh. Okay. You got this. Give me 25 seconds on the clock. Anong mangyayari sa pusa kapag nahulog ito mula sa third floor ng building? Mababalian. Ilang anak ang kaya mong buhayin? Tatlo. Dating child actor na tatay na ngayon? Carlo Aquino. Body part na maitim? Singit. Bayan o siyudad sa Rizal Province? Pass. Bayan o siyudad sa Rizal Province? This is the last question. Taytay. Ano? Focus! Sanya, 143 points! Yun na lang. Kaya mo yun. Eto, ano mangyayari sa pusa kapag nahulog ito mula third floor ng building? Ang sabi mo, mababalian. Yes! Ang sabi ng survey ay? Yes! Boom! Yan ang second top answer natin. Oh my God. Ang top answer natin ay mamamatay. Baka yun yung pang-walong talon niya. Kaya wala na. Anyway, ilang anak ang kaya mong buhayin? Sabi mo, tatlo! Tatlo. Survey says? Top answer! Top answer! Ha? Ang galing ha. Nag-practice ha. Dating child actor na tatay na ngayon. Sabi mo, Carlo Aquino. Ang sabi ng survey ay? Yes! Yes! Top answer! Uy! Oh, isa! Mr. Ricardo, ano kaya? Kung ikaw ang sasagot nito, dating child actor na tatay ngayon. Ding Dong Dantes. Pero wala po ako na. Pero si Chucky Dreyfus. Chucky Dreyfus. Ninyo Mulak. Ninyo Mulak. Ninyo Mulak. Ang top answer. Ninyo Mulak. Ano talaga? Number two si Paolo Contis. Paolo Contis? Number two. Number two si Paolo Contis. Eto na. Body part na maitim. Ang sabi mo, singit. Ang sabi ng survey ay? Yes! Top answer! Top answer! Boom! Top answer na naman! 30 na lang! Saan yan? Nakakatatlong top answer ka na. Sakto mo lang! Hindi, yung una pala, second top answer. 30 to go. Bayan o siyudad sa Rizal Province. Ang sabi mo, Taytay. Yes! 30 to go. Ang sabi ng survey ay? Yes! Top answer! Top answer! Nandiyan ba ang Taytay? Oh! Sayang! Antipolo ang top answer natin na sagot ni Luke. Anyway, congratulations! Mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back Team Hearts and Eyes. At gaya ng sabi ko, tatanggap din ng 20,000 ang chosen charity nyo. May napili na ba kayo for the 20,000? Yes, ang napili ko po po namin is Animal Kingdom Foundation. Sila po yung mga nagre-rescue dun sa mga dogs. Kung nabalitaan nyo po before yung mga nilalagay sa sako ng buhay yung mga aso. Sila rin po yung isa sa mga sumagip sa kanila. Kaya gusto ko pong ibigay yung tulong sa Animal Kingdom Foundation. Yes, Animal Kingdom Foundation. Mula po sa ating winning team, may 20,000 po kayo. Sana mas marami pa po kayong masalba at mga hayop na gawing mas healthy sa kasalukuyan nilang estado. Anyway, again, congratulations! And congratulations sa show! Maybe next time, ha? Nag-round 2 na sila, baka pwede bumalik ka rin. Alam na natin yan. Again, and congratulations sa mga lihim ni Urduha. Thank you. Thank you sa lahat ng mga nanonood ng mga lihim ni Urduha. Maraming salamat po talaga sa inyo. Yan. And of course, Team Hearts on Ice. Hearts on Ice! Mga nanonood ng Hearts on Ice. Maraming salamat po. Salamat po. Keep watching. Kami-kami po siya Monday to Friday.
Friday pagkatapos ng lihim. Yan! Back to back talaga, grabe. Ang titinde, basta galing sa GMA. Maraming salamat po. Ako si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!